Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Makalipas ang dalawang taon, mas maluwag nang naidarao sa mga aktibidad ngayong Biyernes Santo. Siksikan nga ang mga debotong dumalo sa Siete Palabra sa Quiapo Church sa Maynila. Nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Maris Emil, tila hindi naalintana ang pandemya rito sa Quiapo Church sa dami ng mga debotong dumalo sa pagunita ng Siete Palabras o ang huling pitong salita ng Panginoon ngayong Biyernes Santo. At ngayon nga ay nakikita nyo ang pagpasok nitong Santo Entierro na ipinrosesyon sa gilid ng Quiapo Church. ...2015 pa na magsimulang mamanata sa Quiapo ang 33 years old na si Christian. Pero nung nakaraang taon niya raw, mas lalong naramdaman ang lakas ng kanyang pananampalataya. Inatake sa puso si Christian noong Desyembre. Sabi ko noon, nung inatake ako na sa taxi, Lord, wag mo kong kunin, bata pa ako. Hindi pa man lubos ang magaling, pumunta pa rin siya rito sa Quiapo ngayong Biyernes Santo. Panata rin daw niya ito para sa tuluyang pagaling ng kanyang kapatid na may cancer. Pag wala kang pinagdaanan, di mo marirealize yung halaga ng buhay. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. Tulad ni Christian, pasasalamat din ang gustong iparating ng mga dumagsa para sa Siete Palabras o ang huling pitong salita ng Panginoon. Hindi alintana ang tindi ng sikat ng araw, matyagang naghintay ang mga deboto na makapasok sa simbahan. Bagamat kontrolado ang pagpasok bilang bahagi ng health protocol, hindi naiwasan na magkasiksikan sa dami ng deboto. Kaya may at mayari ng paalala ng mga ihos na panatilihing magsuot ng face mask at magkaroon ng social distancing. Panata na yung pagka-Biyernes Santo, magsisimba dito sa Quiapo. Kaya ngayon kahit mainit, tirik ang araw, nagtsatsagang pumila. Alas 3 ng hapon natapos ang Siete Palabras na sinundan ng prosesyon ng Santo Entierro. Dumagsa rin ang mga mananampalataya sa Manila Cathedral. Karamihan sa mga nagpunta, pamilya. Surreal yung feeling. Masaya. Dahil kahit papano, pwede na lumabas at nakakapagsimba na kami. May ilan namang namasyal sa iba pang kalapit na simbahan sa Intramuros. Ang Manila Police District, nag-inspection din sa mga simbahan sa paligid ng Intramuros. Maris, Emil, makikita nyo ngayon yung bulto ng mga tao na sumama sa prosesyon ng Santo Entierro. At sabi nga natin kanina, unang pagkakataon ito na inilabas ito ng simbahan matapos ang dalawang taon. At makikita nyo nga, itong mga tao nito ay maghihintay pa muli para makapasok ulit sa simbahan. Ito namang mga ihos, talagang pinananatili itong mga social distancing dito. Tanging mga yellow marker lang ang dapat nilang tapakan. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo. Maris, Emil. Maraming salamat, Nico Wahe. Imbes na ipahila sa lubid sa pamamagitan na lang ng motorcade, ipinrosesyon ang itim na Nazareno bandang hating gabi. Pero di pa man nakalalayo, kinansela na ito dahil pinagkaguluhan. Nakatutok si Darlene Kai. Naabutan naming naglalakad ng nakayapak si JR na 20 taon ng deboto ng Poong Itim na Nazareno. Nilakad niya mula Roosevelt sa Quezon City hanggang sa Quiapo. Masarap po sa feeling po kasi makikita naman po namin ang mahal na pong ama namin na nagsakripisyo para sa ating lahat. Unang beses na ilalabas ang imahe ng Poong Itim na Nazareno mula ng magkapandemya. Nasa 70,000 deboto ang pumunta rito para masilayan ng poon ayon sa Manila Police District. Si Eduardo, naluha na lang habang ipinagdarasal ang kanyang pamilya. Tama na yung panalangin ko sa kanyang maging malakas ang buong pamilya ko. Imbis na tradisyonal na prosesyong hinihila o may lubid, sa pamamagitan ng motorcade ang ikot ng poon sa Quiapo. Bawal sumampa, humalik o magpunas ng tela sa poon para raw ito maiwasang dumugi ng poon at magkadikit-dikit lalo ang mga tao. Bandang hating gabi, inilabas na ang poon. Hudyat na simula na ng motorcade. Mula Plaza Miranda, dumiretso ito ng Calle Villalobos. Pero maya-maya,
Tabi. Lahat kayo, tabi. Tila nagkagulo, naghiyawan ang mga tao. Ibabalik yung imahe sa simbahan, hindi kasi kaya. Kinansela ang motorcade, wala pang isang kilometro ang itinatakbo nito. Hinarangan yung ating daraanan, kung kaya ang Nazareno po ay hindi makatawid. Kaya umingiri kami ng pasensya. Dismayado ang ibang deboto. Nagulat po kami kasi po talagang hindi po namin na-expect na babalik siya agad. Humihingi naman ang paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng Quiapo Church. Hindi na raw makontrol ang mga tao at hindi na rin makausad ang motorcade. Kaya napagdesisyonan nilang ibalik na lang ang puon. Binuksan na lang ang Quiapo Church para sa mga debotong gustong manalangin. Inayos ang pila ng mga deboto para mapayapa silang makapasok sa simbahan. Ako man din ay nalulungkot. Pero pagsisimikapin natin, sa susunod na paglabas ng hari, talaga maibigay na natin ito sa inyo. Ang mga naiwang deboto, mataimtim na lang na nagdasal habang tinatanaw ang puon. Patuloy na maghihintay kung kailan siya ilalabas muli. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Kahit hindi inendorso ng Simbahang Katolika ang paranakit sa sarili bilang penitensya, hindi pa rin maiwasan ng ilang deboto ang ganitong tradisyon. Iyan ang aming tinutukan ni Sergio Castillo. Ito ang unang beses ng 23 anyos na si Danver na magpenitensya ngayong Semana Santa. Maglalakad siya ng nakapaa. Magtutungo sa 7 kapilya dito sa Tondo, Maynila habang pinapalo ang likuran. Sa paniniwalang ipinamana raw ng kanyang mga magulang na maghuhugasan ang kanyang mga kasalanan. Para sa ginagawa? Panata po. Para po sa pamilya. Tapos, iling na rin sa itas. Sa atin na simbahan, hindi kailangan sakta ng sarili. Kapag-isa lang, okay na. Nakadepende naman po yun sa tao. Depende po sa pananampalataya. Ang scavenger na si Mang Rogelio, itutuloy ang nakasanayan kada Biyernes Santo. Para saan po ginagawa mo, brother? Para pang ano ka lang po, sarili ko lang, panata ko po ito, taon-taon po ito, panata ko ito. Panata mo? Apo. Eh sabi na simbahan, kahit hindi nyo saktan sarili nyo, patatawarin kayo lang Diyos sa kasalanan. Hindi, panata nga po ito. Ah, panata yan? Apo. Okay. Sa inyong paniniwala, para saan po ito? Para sa amin ito. Nasa igit 20 silang nagpenitensya kanina. Sa kada mararating ang isang kapilya, dara pa sila sa simento. Saka papaluin ang matigas na bagay muli sa likuran ng kanilang mga kasamahan. Kumapal ang tao habang tumatagal. Walang mga face mask ang ilan, karamihan, kabataan. Lumagpas kami sa checkpoint ng pulis at may mga tanod sa aming dinaraanan pero nanatili ang siksikan. Umalingaw-ngaw sa loob ng kapilyang ito ang hagupit ng palaspas at makunat na goma sa mga namamanata. Bahagi ito ng penitensya na dekadekada na raw tradisyon sa Barangay Kaingin sa Malolos, Bulacan. Bago nito, maaga pa lang, nakapila na ang mga namamanata. Isa-isang tinatabad o pinapalo sa likod ng kahoy na dinikitan ng bubog gamit ang tunaw na kandila. Pagtagas ng dugo, sabay lagay ng piring, diretso sa prosesyon habang nilalatigo ang sarili. Sa tatay ko po ito, namaan ako sa aking tatay. Nung mamatay po ang aking tatay, pinagpatuloy ko po ang kanyang paglilingkod. Hanggang kailan niyo po ito balak gawin, sir? Kung ilan po yung bulyos niyo, yung po lang katapusan niyo. Kung ilang piraso po, yung puntaon ng aking kapanata. Ilang piraso po yan? 20. 20. Nakakailan taon na po kayo? 5. So may... 15 pa. 15 years pa. Kaya niyo pong gawin niyo, sir? Kaya pa po. Ayon sa CBCP, hindi iniendorso ng simbahan ang pananakit sa sarili pati na ang pagpapapako sa krus. Sa halip, hinihikayat nito ang publiko na mangumpisal. Kasunod ng penitensya, sinimula na ang sinakulo. Mula sa entablado, iprenosisyon sa buong barangay ang dula. Makatotohanan ang bawat eksena. Mula sa pagpapatiwakal ni Judas, pati ang pagtatagpo ni Kristo at ni Maria. Sa bawat hagupit at bawat pagdapa,
bakas sa mukha ng mga nagsasadula na ang lahat ng ito ay isa ring pamamanata. Cedric Castillo, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kahit inanunsyo na walang alay-lakad, maraming deboto pa rin ang dumagsa sa Antipolo Cathedral. Bahagi na raw ito ng kanilang sakripisyo ngayong Holy Week, lalo't dalawang taong hindi sila nakapag-alay-lakad dahil sa pandemic. Nakatutok si James Agustin. Sa Sumulong Highway pa lang, grupo-grupo na ang mga nag-aalay-lakad patungo sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral kagabi. Si MC naglakad mula sa Pasig. Para sakripisyo, para sa Panginoon natin. Ang iba nagkakawang gawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tubig at juice sa mga nag-aalay-lakad. Parang yung blessing po namin, sinishare lang din po namin. Habang papalapit sa simbahan, mas lalong kumapala mga tao. Si Christ Lium na kayapak na naglakad mula sa Mandaluyong. Nga pa salamat ako sa kanya. Niligtas niya tayo para sa lahat ng kahit anong kasalanan natin mapapatawad niya para. Kanya-kanya namang latag ang ilan sa gilid ng simbahan. Si Mang June na mula pa sa Pasig kasama ang buong mag-anak. Mahalaga napagbawas ng kasalanan. Ganun. Ayon sa pamunuan ng simbahan, Ash Wednesday pa lang ay inanunsyo na nila na walang alay-lakad dahil nasa pandemic pa rin tayo. Dahil dumagsa mga deboto, buong madaling araw binuksan ang simbahan. Yung kanilang faith at saka yung devotion nila, hindi mo sila mapipigil. Paalala ni Father Tolentino, may iba pa namang paraan ng pagsasakripisyo ngayong Holy Week. Kung gusto naman nila, magdasal, magsimba at magkawang gawa. Mahigit 100 pulis ang pinakalat sa paligid ng simbahan, maging sa mga kalsada kung saan dumagsa ang mga nag-alay-lakad. Kasi sa ganito pong mga selebrasyon, ay very active po ang ating mga force multipliers. So sila po ay kasama namin. James Agustin, Tuto, 24 oras. Patay sa operasyon ang itinuturong mastermind sa pagkamatay ng 5 miyembro ng PIDEA sa Lanao del Sur. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang warrant of arrest. Sinalakay ng NBI Iligan at PNP Special Action Force ang liblib na lugar na ito sa bayan ng Wao, Lanao del Sur. Imbis na sumuko, pinaputokan ng subject ang mga ahente. Matapos ang putukan, patay ang suspect na si William Gandawali na incumbent barangay chairman sa lugar. Mastermind daw si Gandawali sa pag-ambush at pagpatay sa 5 member ng PIDEA kabilang ang 2 babaeng agents sa Kapayanan del Sur noong 2018. Kita sa video na naputukan yung mga agents natin kasama yung ibang counterparts natin. And ang resulta, napatay itong si Kapitan, si William. May mga wanted pa dyan, may kasama nito sa pag-ambush. Hindi tayo titigil hanggat makuha yung mahuli sila at mapanagot natin sa batas. Na-recover sa crime scene ang isang Armalite, isang M203 grenade launcher at mga bala. Isang pulis ang sugatan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Open si Bea Alonzo sa pagsasabing natakot siya noong malapit na siyang mag 30 years old at nang sumampa na nga siya sa 30. Sa totoo lang, marami namang projects na natatanggap pa rin. And doon ko na-realize that I should represent Filipinas in their 30s na hindi pa nagsisettle down. Sa ibang babae, kapag umabot na ng 30 plus, nagkakaroon na ng panic para makapag-asawa at makapagsimula ng pamilya. Pero para kay Bea. Sa ngayon, sinabi ko nga parang ang dami ko pang gagawin. Parang ayoko naman na hindi i-prioritize yung family ko kapag nandiyan yung family ko. So siguro ngayon, napaprioritize ko muna yung mga nauohan ko ng proyekto. E paano naman kaya kung mag-propose na ang boyfriend niyang si Dominic Roque? I can't speak for him. And alam naman niya na marami rin akong gagawin. Alam naman niya kung ano yung mga priorities ko sa ngayon. But, pero kung sakaling mag-propose siya, syempre oo ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes Santo. Ako po si Mariz Umali. Ako po si Emil Sumangil. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For
more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.